Magandang gabi. Kumusta kayo, guys? So, since maraming natuwa dun sa love story namin ng asawa ko. Pag ano ako ngayon, may kodigo ako. May drawing pa ni Sherry na yung bibigay ako ng 5 advice para sa mga naghahanap ng boyfriend, lalo na sa online, naghahanap ng boyfriend na foreigner. Kasi marami akong kaibigan nagtatanong yan, paano mo nakilala asawa mo, ganyan. So, ito, bibigyan ko kayo ng payo. Sa akin lang to ha, kasi ito yung experience ko. So, ganito yung gagawin nyo. Una, be honest. Dapat, from the start, alam niya na kung ano yung, halimbawa may anak ka, lalo na pag single mom ka, dapat sabihin mo na yan. Halimbawa, doon sa kasi sa nakilala ko siya sa dating site, nilalagay na doon sa profile, dapat may anak ka, wag mong itago. Kasi, kung talagang yung tao interesado sa iyo, hindi yan titingin sa kung may anak ka na, o dalaga ka, ganun. Wala yan sa kanila. Wala yan sa mga foreigner. Basta pag mahal ka, ganun. Pag gusto ka niya, gusto ka niya. Yung importante sa kanila, at least, tapat ka. So, yung pangalawa, pag yung guy na nagustuhan mo, ayaw ng bata. Kasi may mga ganun eh, yung ikaw lang yung gusto, ayaw niya na may anak ka, tapos hindi niya pananagutan, parang hindi niya alaga, bibigyan niyo lang ng pera, ayaw niyang tumira sa inyo yung anak niyo in the future, gano'n. May mga ganung lalaki, believe me. So, wag yan. Hindi siya father material para sa anak mo. So, wag na. Marami kasi, mas marami dyan, mas gusto yung may anak. Nga. Kasi yung asawa ko, wala naman sa kanya yun. Kasi nung una pa lang, sinabi ko na. So, yun. Pag ayaw ng may bata, wag na. Hindi siya yung gay para sa'yo. Dapat, pangatlo, yung anak mo yung priority mo. Pag ayaw ng gay, huwag pilitin. Kasi may wrong darating yan. Talagang tanggap ka kung ano ka. Yun. Tapos, syempre LDR kayo. So, yung number 4, dapat faithful ka. Ayan. Dapat kahit chat-chat lang kayo, siya lang yung ka-chat mo. Huwag kung sino-sinong chinachat mo kasi pag nahuli ka, wanang ka rin. So, dapat siya lang talaga. Yun. Yun yung importante talaga. Kasi parang LDR nga kayo eh. Di pa kayo nagkikita eh. Doon nagkakasubukan kung sino ba yung honest. Naglulukuhan lang ba kayo? So, doon malalaman. Then, dapat communication, important yan. Yan ang pang-apat, communication. Dapat talagang may effort. Kami nun, talagang mag-a-adjust pa ako sa oras. Puyatan. Minsan siya nagpupuyat para makausap lang ako. Kaya ako naman, gigising ng maaga, makausap lang siya. Yung mga ganong moment. Dapat may ganon. Tapos, pang-5, di pa kayo nakikita kayo, huwag mong hihingian ng pera. Kasi kung bibigay yan. So, yung parang magre-regalo yan siya, pero huwag naman pera. Huwag mong perahan. So, yun. Yun yung 5 advice ko para sa mga naghanap ng jowa. So, yun lang. Thank you for watching my videos. Good luck sa mga naghanap ng jowa. Bye.